Okay. Napatawag kami kasi nabanggit ng Vice President yung DSWD. Yung I don't know, for sure nakaabot na sa'yo na ang gustong sabihin eh, yung budget mo sa pang-abuloy, pang-patay, pang-medical, i-channel mo sa DSWD. After all, sila yung agency in charge of those kinds of helps and programs. Ano po? Pero sabi ni Vice President, hindi nahaluan ng politika dyan eh. Oo. Ayaw ko dyan. At gusto ko ako na lang. Programa ko yan eh. Oo. Akin yan dapat. Ano masasabi mo dun, Sec? Alvin, Doris, hindi ko napanood yung buong panayam kasi that time na nangyari yon, nabigay yung statement na yon, nasa kabilang kwarto ako, may hearing na hiwalay, napatawag rin ako sa Senado. Okay. Tungkol naman dun sa 21 pesos na kung sasapat ba ang 21 pesos. So nandun ako sa kabilang hearing, pero nakita ko bits and pieces sa mga balita at ako ito siguro ang mas maganda kong sasabihin. Una, within the next 2 days, today or tomorrow, na busy lang talaga kami kahapon sa batasan, no, lahat ng mga opisyalis namin. May inatasan ako na makipag-ugnayan sa tanggapan ng ating butihing Vice President para makuha natin yung buong detalye. Importante kasi sa amin makuha yung buong detalye para masilip namin, ma-investigahan namin kung ano ba yung nangyari para makapag-bigay ang ating Vice President ng ganitong statement. We'll take it upon ourselves to reach out, to investigate, to look into the matter. Kasi hindi mahirap magsalita pag hindi ko alam yung detalye ng kung ano ba talaga yung nangyari. Mas maganda siguro alam ko yung puno at dulo ng storya. Pero generally speaking, if someone tells you na ayoko dyan sa DSWD kasi napopolitika, aba parang may weight yun ano. Alvin, Doris, for the record, lahat ng pumupunta sa aming tanggapan, may referral, walang referral, matanda, bata, kahit sino ka pa, may kapansanan, walang kapansanan, basta nangangailangan ka ng tulong, tatanggapin at tatanggapin ka sa DSWD ng ating mga social workers. Hindi naman na pangkaraniwang mga mamamayan yung nagsusumusuri sa pintuan ng DSWD, kundi ito ay mga registered social workers who has been in the department for some of them 30 years, 40 opo, years. Opo, opo. So inherent sa kanila yung pagtulong kasi baka sabihin nyo, depende sa namumuno. Pero ako, wala naman akong polisiya na namimili. Pero alisin nyo na yung namumuno. Pero consistent ang DSWD over the years na dahil social workers yun nandyan, yung mga professionals na may pinakamalalaking puso, talagang hindi yan tumatanggi. And siguro, kung pwede ko na lang ibigay isang data, opo, yung huling ulat sa bayan na Pulse Asia na report, last quarter yun, I believe, nakasama tayo sa top performing na mga departments na pinagkakatiwalaan at aprobado ang job performance. Nasa 74%. Lumalabas nga statistical tayo ng DepEd, DOH at kami for the top spot. Yan yung ano eh, yan siguro isang magandang batayan kung natutuwa ba ang ating taong bayan sa serbisyo na ibinibigay at dinideliver ng DSWD. Opo, Sec, yung sinasabi mo, andyan dyan naman yung intent ng inyong mga tao, ang DSWD kabuuan, gusto talaga makatulong. Pero ang proseso po ng pagbibigay ng tulong, nagiging madali na ba po ngayon? Kasi doon man madalas na turn off yung mga tao, balik-balik yung mga ganyan. Alam mo, Doris, Alvin, as in anything, siyempre kailangan meron kang dalang requirements. Pero tulad ng nasabi ko sa mga initial nating panayam before, sinimulan na ni Secretary Irwin na i-dismantle o i-streamline yung mga mahihirap na mga requirements. Pinadali niya na. Tapos tinuloy lang namin ang tinuloy nung nag-assume ako ng post. In fact, halos dalawang piraso na lang. Halimbawa, kailangan mo na medical assistance. Una, dali mo yung national ID mo or any type of valid government ID. Pangalawa, dali mo sa amin yung promissory note ng bangko. Promissory note na pinirmahan mo sa ospital. Or any type of patunay na may utang ka sa isang hospital. Billing ng hospital, medical abstract, o yung promissory note. As simple as that. Kung burial naman, dalhin mo yung ID at yung kontrata ng serbisyo. So, pinadali na yung requirements. Ang importante lang talaga sa amin is, dalhin mo yung dalawang pirasong requirement na yun dahil yun ang kailangan na kailangan. Okay. Sinimula na ni Erwin yan to make it easier. At tinuloy namin at naging mas agresibo kami sa pagbaklas ng mga requirements na paulit-ulit or hindi naman kailangan. Dalhin mo yung ID at yung kontrata. Yung mga tao, ang DSWD kabuuan, gusto talaga makatulong. Pero ang proseso po ng pagbibigay ng tulong, nagiging madali na ba po ngayon? Kasi doon man madalas na to turn off yung mga tao, balik-balik yung mga ganyan.
Alam mo, Doris, Alvin, as in anything, siyempre kailangan meron kang dalang requirements. Pero tulad ng nasabi ko sa mga initial nating panayam before, sinimula na ni Secretary Irwin na i-dismantle o i-streamline yung mga mahihirap na mga requirements. Pinadali niya na. Tapos tinuloy lang namin ang tinuloy nung nag-assume ako ng post. In fact, halos dalawang piraso na lang. Halimbawa, kailangan mo na medical assistance. Una, dali mo yung national ID mo or any type of valid government ID. Pangalawa, dali mo sa amin yung promissory note ng bangko. Yun lang. Promissory note na pinirmahan mo sa ospital. Or any type of patunay na may utang ka sa isang hospital. Billing ng hospital, medical abstract, o yung promissory note. As simple as that. Kung burial naman, dalhin mo yung ID at yung kontrata ng serbisyo. So, pinadali na yung requirements. Ang importante lang talaga sa amin is, dalhin mo yung dalawang pirasong requirement na yun dahil yun ang kailangan na kailangan. Okay. Sinimulan na ni Sec. Irwin yan to make it easier. At tinuloy namin at naging mas agresibo kami sa pag-backlash ng mga requirements na paulit-ulit or hindi naman kailangan. Balik ako dun sa issue ng Vice President. Ano ang position mo sa iyong palagay? Tama ba si Senator Risa na hindi ilagay mo na yan sa DSWD kasi may redundancy, no? No. Parang redundant siya na meron din yung DSWD. Might as well give it to DSWD. Doris, Alvin, baka pwede ko ikwento sa inyo yung napag-usapan naman dun sa parallel na hearing ni Senator Aimee nung pinatawag niya kami nung same time, same day, nung araw na yon. Sabi ni Senator Aimee, medyo magulo nga na napakaraming medical assistance, for instance. Meron sa Department of Health, meron sa DSWD. May guarantee letter kami, kung matatandaan nyo, doon sa assistance to individuals in crisis situation. May pumupunta sa PCSO, may pumupunta sa PANCOR. Ang sagot ko sa kanya, ang sagot ko sa butihing senadora, pati sa kanilang committee, na hindi talaga maiiwasan na may overlap yung aming mga mandato. Pero kasi may limitasyon yung kaya naming ibigay. So, alam mo, Alvin, Doris, may lalapit sa amin, ang laki ng medical bill. Sa sarili namin kasing mga guidelines, may limit yung kaya namin ibigay para marami kami mapagbigyan. Na iunawaan namin na ang budget namin limitado, pero ang pangangailangan halos unlimited. Only yung lumalapit sa talagang marami talagang nangangailangan kasi hindi mo naman pinipili kailan ka magkakasakit. Tama. So, natural lang na may mga social welfare charter or mandate itong mga iba't ibang opisina like PCSO, nasa charter nila yan. PANCOR, nasa charter nila yan. Office of the President, meron rin sila. Kami, meron rin kami. So, ang sinabi ko doon, ang ginagawa ng mga mamamayan, pinagsasama-sama nila yon. So, ako, I personally think na kailangan natin respetuin yung mandato ng bawat opisina. Hindi naman siya redundant at hindi siya overlapping, kung hindi complementary siya. Alam natin ang pagsugpo sa kahirapan at sa mga issue na kaakibat ng kahirapan katulad ng lack of being able to pay hospital bills. Kailangan whole of nation approach. Hindi kaya ng isang departamento lamang. Ito sa amin, nangyayari yan. Yung pupunta sa amin, tapos sasabihin, 1 million po yung sinisingil ng hospital, pero yung PhilHealth nabawas, naging 500,000. Alvin, Doris, hindi rin naman namin kakayanin laging magbigay ng 500,000. Can you imagine? Maubos ka agad yung budget namin, baka 1 buwan pa lang tapos na kami. Ay, diba? Naman. Ang gagawin ng pasyente, pupunta muna yan kay PCSO at papakita sa amin, yung PCSO, nabigyan na ako ng ganito. Yeah. Baka pwede naman dagdagan nyo sa pamamagitan ng inyong programa. Complementary, in my opinion, itong mga iba't ibang mandato ng pagtulong. So okay lang na the Vice President has her own outreach programs. Meron din DSWD, meron din siya. In my personal opinion, let's not single out just the office of the Vice President. Okay. It really happens na iba't ibang mga tanggapan meron. Minsan nakakalimutan rin natin, ako naging mayor ako, ang mga local government units, ang mga mayor, meron silang social fund. Yeah. So yung mamamayan, I think, will really look for access to be able to pay na may iikot talaga, when I say iikot, pupuntahan yung iba't ibang opisina para talaga maka-access ng social welfare. Kaya man lang din lamang na meron namang pondo pala, hindi ba? So might as well gamitin. Yun sa mga naglilingkod na gusto mong tumulong at talaga minsan nakasaad pa sa iyong mandato katulad ng PCSO na uunawaan ko yan sa kanila. Kaya ako, I think it's been done before. Meron naman talagang mga previous vice presidents or previous arrangements na itong mga opisina na yung mga iba't iba silang social welfare fund.
Okay. Okay, that's good, that's good. Anyway, yun lang naman. Kasi akala ko parang aalma din kayo. Nandi sa isa na lang, isang ahensya na lang ang dapat namimigay ng tulong para hindi nagagamit sa politika. Alvin, Doris, kasi right now, as it is, the setup ganun talaga in the sense na may pupunta na sa amin, galing na sa PAGCOR, galing na sa PCSO, galing na sa mayor nila, tapos konting meron pang natitira. Kasi ulitin ko, bawat office gustong tumulong, pero bawat office may limitasyon din. Pero pag pinagsama-sama mo kaming lahat, bari maipon natin yung kakailanganin mo na pambayan sa ospital. Okay, thank you. Oh, by the way, galing kayo sa budget hearing, approved ba yung budget ninyo o binawasan din? Tinapyasan? Well, hindi pa naman approved kasi kahapon budget briefing lamang. Briefing lang, okay. Unang hakbang pa lang to sa medyo mas mahaba pang proseso. Pupunta pa tayo, syempre, sa from the committee, pupunta pa tayo sa plenaryo ng Kongreso. Then magkakaroon pa ng dalawa, ng ilang round sa Senado. Kami naman, lalaho kami kasi it gives us a good time to explain kung ano yung feeling namin sa aming mga budget. And how much meron are you asking? Meron talaga natapyas, nabawasan kami nung pag-propose pa lang. Nauunawaan naman naman yung DBM na syempre, may mga ibang priorities rin. Pero syempre, kapon, hindi mo maalis sa amin na dumulog na ibalik sana yung nabawasan. Pero kasi Alvin, Doris, interestingly, yung nabawas sa amin, starting next year, kung isa sa mga nabawas sa amin, yung centenarian, di ba? Yung binibigay na 100,000 pag nag 100 years old. Bakit? Di ba na-expand yan? Meron ng 80, 85, yes. 90, 95, 100. Inalis na sa amin dahil for the first time, ibibigay na siya sa National Commission on Senior Citizen. Di ba? May isang ganyang komisyon na ginawa ng Kongreso at unti-unti na nilang ina-assume yung mga functions namin on senior citizen. Okay. So ito na yung pangalawang programa na isinalin namin sa kanila. Kaya natural nabawasan rin kami. At may mga iba pang programa na nabawasan, na dagdagan. Pero overall, I think na may chance pa naman kami na dumulog sa ating mga mambabatas na tignan ulit ang DSWD. Baka naman pwedeng maibalik. At isa pa doon, Doris, Alvin, yung ayuda para sa Kapos ang Kita program. Nawala rin kasi sa aming libro. Sinabi ko naman yan so many times na personally naniniwala ako na maganda yung programa at sana maribisita at kung pwedeng maibalik rin sa aming expenditure program. Saan napunta yun? Nawala lang, inalis lang kasi parang marami nag-iisip, hindi ko alam kung ano yung rasyonal pero wala namang pinaglipatan pero siguro iniisip nila pwede na namin gamitin yung AIX namin o in assistance to individuals in crisis situation to respond. Pero kasi kung matatanda nyo, ACAP very particular siya sa mga low income or minimum wage earners. At angkop na angkop sa usapan kung kailan ba dapat tinatawag ang isang taong food poor or poor. Di ba yung 21 pesos na usapan nga na kasya ba ang 21 pesos pag mahigit ba ng konti sa 21 pesos, hindi ka na mahirap. So yung ACAP na yan, yung program na yan, ginagamit namin magbigay naman ng ayuda para sa ating mga low income families. Yung mga kumikita, pero kahit na anong kayod, minsan lang talaga hindi sapat. Okay, sige. Thank you, Secretary. Maraming salamat.